Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa J-Lat Vlog. So ayun po, for this episode po natin, andito po tayo ngayon sa bahayan po ng Talugtog, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito. Ito pong national highway po nito ay ito po ay papunta po sa Talugtog Town proper, mga kulang-kulang 5 minuto po siguro ang driving. So ito po, ito na po yung property na ibinebenta. Ito po ay meron pong sukat na 3,000 square meter po, mahigit sa 3,029 square meter po yata yung pagkasabi po sa amin nila tatay tsaka nanay, yung aming source po sa property na ito. So ito ay nakaalong national highway. Ito naman po yung way na papunta po sa bayan po ng Gimba, Nueva Ecija. Mga estimate ko mga nasa 10 to 15 minutes po driving. Ayan. So ang frontage po ng property nasa mga 15 po siguro, 15 meters more or less po. At ito nga po ay rice field po siya. At ang length po niya medyo mahaba siguro, nasa mga 150 po siguro, 200 meters po ang kanyang length. So kitang-kita po dito yung bundok po ng bangkay o mouth bangkay na tinatawag. At dito sa property na ito ay meron na po mga andito na po yung power line, yung kanyang internet connection. Ang nawasa po, di ko alam kung meron na. Boss, may nawasa na dito, wala pa no? Nawasa? Wala pa? Ah, so may nawasa na, nasa kabila lang yung nawasa, yung linya ng nawasa. So nasa kabila po yung linya ng nawasa. At yun po ang isang source of water po dito. Pwede rin naman po deep well dito kung sakali. So ito nga po, ulitin ko po, ito po ay meron pong sukat na 3,000 po na mahigit. At ang presyo po ng property po pala ay 1.8 million. Ayon po sa source po namin, sila tatay tsaka ni nanay na naglapit po sa amin sa property po na ito. At yun nga po, nakadirect po sila sa mismong seller po. Tinanong ko sila about naman po sa obligasyon po ni seller about sa capital gain tax, documentary stamp. At yung porsyento naman po ng ahente ay sasagutin daw po ni seller. Pero yun nga daw po, hindi po nila natanong sa seller yung capital gain tax, yung obligasyon po niya. Pero ang sabi naman po ni tatay tsaka ni nanay, pag-usapan na lang daw po kung meron pong sure buyer na bibili daw po sa property na ito. Pag-usapan na lang daw po ni seller tsaka ni buyer yung mga obligasyon po. Si buyer naman po, obligasyon po niya ay yung about sa transfer of title, deed of sale. At sa relocation survey po kasi, dapat sana ang pag-shoulder po nun si seller. Yun nga po, pag-usapan nyo na lang po kung sakali yung obligasyon po na iyon. Ganun din po siguro yung amilyar, talagang matik po yun. Dapat si seller po talaga magbabayad doon, dahil sila po yung nag-gain po sa property na ito. Sila po yung may-ari. Dapat sila po magbabayad po talaga ng amilyar. Sa capital gain tax naman po ay yun nga po, kailangan pag-usapan nyo na lang daw po ni seller po kung sakasakal. Ayun po yung national highway. Kita-kita rin po ito yung bulubundukin po ng Caraballo, yung bundok ng Amprong. Andiyan lang po. At maganda po itong property na ito for business purposes. Ayun po, pwede kayo magtayo ng mga lumber, hardware, ganyan po, service station, water station, kung ano yung mga in demand na business po ngayon ay pwede po. Ayan. So kung sakaling ano po, gusto nyo puntahan itong property na ito, ay schedule nyo po. Ayan, sasamahan po namin kayo para makita nyo ng personal to property na ito. At same time, kung gusto nyo kausapin din po yung may-ari, ay sasamahan din po namin kayo sa kanila. Kasama po natin yung aming source po sa property na ito para makausap nyo po ng personal at papag-usapan nyo ang dapat papag-usapan, may negotiate, at maisettle po ang dapat maisettle po sa about sa property po ito. Sa mga dokumento naman po na kakailanganin, kung sakali po kami naman po mga ahente po ay tutulong po sa inyo upang i-provide po yung mga kailangan po nila. At yun nga po, tutulong din kami kay seller upang yun nga po yung mga ibang dokumento ay mga may provide po para makita nyo po. At ganoon din po na kukuha po kami ng certified true copy nito, yung titulo po nito, para makita nyo rin po. At yun nga po ang sabi sa akin, titled property naman daw po ito. Ang sabi po sa amin nung source po namin dito sa property na ito ay yung may-ari daw po dito, nito, ay nabili daw po niya. At yun nga po ang sabi sa akin ni nana at tatay, ay na-transfer na daw po sa pangalan po nung
may-ari po ngayon. Pero ewan ko lang po ha. Pero kailangan ko pa rin pong mag due diligence po. At para makita po yung mga issue ng mga dokumento po nila. Kung sakaling ano man po ay kung may mga issue naman po ay may mga solusyon naman po yan. At may mga ano man po tayo, mga taong willing at pwedeng tumulong po sa atin para sa mga kakilala po namin na pwedeng tumulong sa atin upang maisaayos po yung kanyang dokumento. So dito po, ito po yung kanyang staka o dinusukan po nila. Diretso po ito. Ayan, at hanggang dun din po sa may kawayan na yan. Ayan. Diretso rin po yan. Medyo mataas nga lang konti po yung kalsada kaysa dito sa lupa. Sa property na binibenta po. So ayan, diretso po yan. Tapos pag ganoon na po siya. Dun nga po, din ako makakapunta dun sa bandang likod. Yung drone video na lang po ang maghahatid po sa inyo para makita nyo po yung mga boundaries. Ayan. Kung may mga katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin. At yun nga po, kung gusto nyo puntahan itong property ito na personal, sasamahan po namin kayo. Kasama po namin yung aming source po dito upang makausap nyo din. Ayan po. Sa mga bago pa lang sa akin YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan po mag-subscribe po kayo. Pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po na ito. At maraming salamat din po sa inyong pagsuporta sa aming team, Team Realtor, sa mga naging kliyente po namin, mga naging buyer po namin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sana makabili kayo ulit sa amin. Ayan po. At God bless po sa ating lahat.